Ayan, dahil may nagpatahi ng pangtaas top or kasi merong attendance silang party this coming Saturday. So, may nag-request na magpatahi pahabol na pangitaas. So, this is the easiest na naisip ko is to make her yung top na may smocking ang likod kasi sasayaw sila and mahirap tanggalin kung ang style niya ay yung buto, yung ano yun, hook in eye or ditali-tali pa yung sa back part. So, naisip ko na lang na gawin na lang smocking para madali niya itong matanggal sa pagpapalit nila ng costume. So, ayan na yung mga parts. So, gagamitan natin itong elastic thread para sa ating smocking sa back part. 4 pieces yung top, 4 cut pieces, and then yung medyo bottom niya is 2 cut pieces, isang self, isang lining. Lining yung ginamit ko para makasave ako ng fabric dun sa taas is both the self, lahat ng apat. So, isang metro lang ginamit ko dyan sa, I only use 1 meter of the fabric for the top. So, nag-spend lang siya ng about 200 yung per meter to 250 rupees, which is 120 pesos. So, yun lang po yung nagasto sa damit na yan. And then, ayan, nag-i-smocking na tayo ng likod. Meron po ako mga videos kung paano mag-smocking ng fabric using the portable machine. At kahit meron din po akong gamit yung high-speed machine kung paano po mag-smocking ng manual. Kasi medyo, syempre, wala naman po tayong smocking machine at mahal po yon. So, kaya manual lang po ginagamit natin ang ating portable or single sewing machine, single needle. Nilalagyan ko lang po yan ng markings kasi kapag siya ay nag-shearing na, mahirap nang makita yung kaderechohan ng tela. So, if you have a marking, mas better. So, ayan, tapos na yung smocking sa back. And then, syempre, dito na ako sa living room na nahe kasi meron akong mga homeschool na binabantayan sa kabilang kwarto kasi yung tahian ko dito sa may labas pa ng bahay. So, para mas madalian nila akong matawag. So, dito na ako na nahe sa living room kasi portable naman yung ginamit kong sewing machine. So, ayan, ito naman yung mga pangitaas ng yung top part of the body. Yan, nilagyan ko siya ng shearing. Nag-besting tayo. Yan. Nag-shearing tayo yung apat na 4 pieces na yon para atin din siyang maikabit doon sa bottom part. So, yan, medyo madali lang to, napaka-simpleng gawin. And then, yun nga, and kapag smocking, so hindi tayo mahirapan mag-fitting, no? Kasi nga, yung elastic, yung magdadala, mag-fit dun sa body. So, ayun, natapos ko nang i-shearing yun sa kabila. Yun, ulit-ulit lang din. Ganun lang din yung sa other side. And then, yung under, dun sa kabila, at yung dun sa kabila din. Ganun lang sa kasimple. Tapos, ayan, hugot-hugot lang. Manual lang din yung ating pag-shearing, no? So, thank you so much pala sa inyong panonood. Medyo madalang ako makapag-upload ng video kasi medyo busy po tayo. So, may mga natahi din ako pero hindi ko na po na-upload kung paano ko ginawa. Kasi nga po, medyo marami pong ano. Ayan, sakto na po yung shearing. So, kung makikita nyo, ayan, okay. Medyo malapad po yan kasi hanggang likod po yung sa side nyan. Para konti na lang po yung smocking, hindi yung buong pack nung ating damit. Ayan, dyan ang una nating tatahiin. Yan sa may front strap, sa may front neck. Yan ang una nating tatahiin para tinamunang ma-join. So, after na nga nating natahi, so, ayan, nilagyan ko siya ng parang piping para hindi medyo maganda, golden po yan kasi uso yan dito, yung nilalagyan ng piping yung neckline. Maganda rin siya, nakatulong para hindi humabanat or hindi humahaba yung leeg. So, ayan, pagkatapos po nating itahi yan, natahi na natin yung front. Yan, sa nakikita nyo, itatahi naman natin yung parating may shearing. Yan, itatahi naman natin yan dyan sa
bottom, yan sa, and then yung lining din of course, at yun, nakita nyo, tinuturo ko yung mga parts na kailangan nating tahiin. So after na nga nating maitahi, so ayan, naitahi na nga natin yung bottom part. So syempre meron, gumamit tayo ng bra cup or ng foam. So ayan yung armhole, and then itong bra cup, hindi ko na siya hindi ko na siya pinix. So bahala nang mag-adjust or movable na lang siya sa loob. Ayan, ipapasok lang natin siya dun sa loob, at yung magsusuot na lang yung mag-move-move, no? So request din naman niya na wag ko nang i-fix yung bra cup niya. So ipapasok natin yan dyan bago natin ilagay yung sa likod, bago natin i-close. Syempre kailangan ipasok natin, and then bago rin natin lagyan ng tali sa likod. Okay, so tatahiin natin yan, itatahi na natin, ipifinish na natin para malinis yung loob ng ating top. So ito yung ating smacking. Yan, itatahi lang din natin yan dyan. Okay, so ganun lang po kasimple, ganun lang siya kadali. So ganun lang, and then make sure lang na pantay yung mga seam line. Yan, itatahi natin siyang pagganyan dyan, and then sa kabilang side din. Ayan, so doon naman. Tapos itong ano na to, itong strap natin, bubuuin lang natin yan, then ikakabit din natin yan doon sa neckline. So ayan, natapos na nga, and then ito na po yung ating kinalabasan. Napakadali lang niyang isuot, at madali rin siyang tanggalin ng ating dancers. Okay, mga manan, masasayaw daw po sila para sa ladies ano dito event. So ayan na, ayan na siya. Thank you so much for watching. Kung may tanong kayo, I can answer, i-ano nyo lang po dyan sa baba. And yan, medyo maliit po yung aking mannequin, kaya hindi gaano makita yung beauty niya. Thank you for watching. God bless.